Good morning, guys. Today we are staying home, pero hindi ko rin sure baka mamaya hapon lalabas kami. So finally, after ilang days, makakapag-stay man lang kami ni Deloy dito sa condo nang hindi namin need umalis agad ng umaga. And pinapapunta ko si Ate Ichi dito dahil si Ate Mylene hindi siya makakapunta. Medyo alam niya na matanda na sumasakit na yung ulo. Ay, yung ulo. Yung tuhod niya, may bakal din kasi siya sa tuhod. Tapos, may magkakabit ng glass dito sa may cabinet para lahat. All glass na siya. And mamaya, gagawin yung first ever Christmas tree namin ni Deloy. First ever Christmas tree as a couple. Again, it was organized by La Belfet and Sir Dave Sandoval yung gagawa na aming Christmas tree. Excited na ako dun. Pero syempre, di ba? Bago tayo mag-Christmas tree mga sisi, maglinis muna tayo. Kasi legit na di talaga malinis yung condo dahil mga past few days, sobrang sunod-sunod yung ginagawa. Hindi na kami nakakapagtagal dito and hindi talaga siya nalilinis. Kahit hindi siya nadudumihan ng husto, syempre yung mga alikabok, kailangan magpalit ng bedsheets. Magpapasko, syempre, gusto mo naman malinis yung bahay tsaka maganda siyang tingnan with all the Christmas decor. Wala ko ng face mask kasi mag-aayos ako ng bulaklak. Yung binigay sa akin, nakakapanghinayang naman na hindi ilagay sa abe. So, face mask na din ako dahil maya-maya may dadating din ng mga tao. Pag may gagawa sa bahay, maganda na ka. Face mask na ganyan. Ito lang yung lagi namin ginagamit. 5 mask yung laman ng isang ganito. So, Watsons lang to. Clean. Maganda yung quality niya kasi makapal siya as compared with other 3-ply. Yung iba, 3-ply. Pero pag niramdam mo yung kapal niya, hindi ganun kakapal. So, now, ilalagay ko itong flowers na bigay ni LV dito sa mason jar. Tupitin ko lang ito. Pinahaan niya. Tapos mapapansin nyo, may flowers pa din dito. Yung galing sa tea party kinuha namin. Ganda kasi niya. Kaso parang paano na siya, pa-dye down. Nakakamiss yung ganito. Dati kasi madalas pa nakakapaglinis. Dahil nasa bahay lang, walang masyadong gana. Pero ngayon talagang literal na puk-puk talaga kami ni Deloy. After ng Cagayan, planning ng kasal. Tapos sa Boracay. Tapos itong milk tea training na nila. In a few days, ilang tulog si Deloy yun? Ilang tulog na lang eh. Sa start na yung sa milk tea namin sa Titok, Santa Lucia. Guys, abangan nyo yun ah. We will be there. Ayan, kukuha si Jelly na din. We will be there to serve you kami na Jelloy. January 20 naman. Yung parang target. At open na din yung Titok makinig. Ah, dry flowers yung iba. Grabe, kahit meron akong mas amoy-amoy ko yung amoy nila. Paano ko nalagay ito? Dito na lang sa gilid. So, ito na siya. Sorry, hindi ako marunong mag-ayos ng mga flower arrangement kaneme. Basta sinut ko lang siya dyan. Lahat tingnan niyo ang gulo-gulo. Oh. Kasi nakakahinayang naman na ano, hindi siya magamit. Basta hindi ko naman need siya na laging hawakan. Nagkugusa ako ng kamay. Huwag ko ikukuskus sa... Oh, natakpan pala ako. Huwag ko ikukuskus sa mata ko. Sabi nila, pag may allergy ka daw, dapat daw medyo sinasanay mo ng paunti-unti. Let's see how this will turn out. Diyos ko Lord, makikita nyo kung gaano kadami yung area na yun. Tanggal nga kasi baklas yung mga ano doors na cabinet dahil ayusin nga siya. Papalitan ng lahat na salamin. Pero one thing that really keeps a condo nice smelling, diffusers, lalo na kung kulog na kulog. Meron kaming parang ano dito, yung screen para magbuksan namin. Kaso syempre, kailangan pag bubuksan yan medyo matagal para makapagkapasok ng bagong hangin. Nawalan ako ng battery. So, kailangan ko munang i-ano yung aming battery, i-replace. Pero yun nga, diffuser. Diffuser talaga ang magliligtas sa inyong condo and proper ventilation. Dito ka talaga kakapit pagka dito nagkakaroon ng amoy yung condo. Sa kulob, nakukulob kasi. Siguro kung gusto ko magkaroon ng mga iba pang product, diffuser, ay yung mga oil, sorry. Ito talaga isa sa mga madadalas naming gamitin. Tsaka iba rin yung maganda siyang tingnan dahil malinis pero mabango. Iba yung dating niya. So, usually, bago kami magligpit ng kahit na ano. Inaayos ko muna itong sa diffuser. Yan. Tapos, on ko muna siya. Para habang naglilinis kami, nagtatanggal na din siya ng amoy. Ayan. Hindi ako makapag-vacuum kasi actually nagsisimula ako doon sa loob. Kaso, nandito na yung nagagawa ng sliding door ng aming cabinets. Yung sa lagay ng mga damit, closet. Dadating na din si Ate Ichi para mag-help dito. And then, si Miko mag-edit naman ng vlog. The rest, nasa training nga sila. Yung sa aircon pala, hindi pala today yun. Bukas pa yun. So, glass doors yung ano, kakabit mo. And then we clean and then Christmas tree. Excited na ako sa Christmas tree pero hindi ako excited maglinis. Re-refill ko lang itong lagayan namin ng mask. And again, let me know kung sino ang nag-send sa amin nito. Kaya hindi na ako nagsisend out ng address ko. Wala na akong pinagbibigyan. Sobrang once in a blue moon ako bigay ng address dahil medyo masikip na dito sa condo. And san pare-pareho yung naibibigay. So
instead of helping other businesses, eh, parang naguguluhan lang ata kayo. Dali lang nyo, tapos ayun siya. Kuha ka lang dito, hila ka nalang na ganyan. Ang ganda nga eh. This one, nilalagay namin sa likod ng TV para alam yung pag-aalis, pabilis lang. Tapos yung ganyan. Nagilinis na sila kuya, no? Mga ano, minamasilya kasi. Tapos yung doors. Big time, medyo natutulog na sila. Usap ni Jello yung mga nag-aayos doon ng salamin. Tinuturo ko kay Ate Ichi paano gamitin tong ano, Dyson. Pinalitan ko siya nito from yung regular na kanyang attachment. And OMG! Ibang level. Kakatanggal pa lang namin ang dumi. Dito pa lang to, itong area pa lang na to. Wala pa to doon sa dalawa pang upuan. Sobrang grabe yung alikabok. Kasi nasad sa ito. Walang naman yan. Bago lahat yan. Hindi pa napabaliktad ko. So, hindi lang sa four floors, carpet, pang ano din siya, mga furniture. Hindi naman siya nakakasira kasi itong aming tela, itong ano eh, itong ano, sofa. Tatanggal, gusto ko nga labangin. Wala pa ako sa kalahati, parang wala pang 1/4. Yung dumi, walang laman to kanina, as in sobrang nilinis talaga siya. Kain na muna kami. So, inuna lang tong pag-vacuum nung sofa. Nandito na pala si Ate Ichi. Kasi, mamaya-maya, yung iba naman. Yung Dyson nga, sabi ko sa inyo, hindi lang siya for the floors, for carpets. Also for furniture. So, all around siya. Actually, may binigay pa si Dyson na isang package. Buksan natin. This was sent to me last month before the wedding. Kaso, hindi na siya na-open dahil super busy. Ngayon lang nagkaroon ng time. But this is the Dyson Airwrap complete na package. And, bukod kasi sa mga fans nila and then yung mga vacuums, they also have hair tools. Meron ako noong blower and so far, pagka halimbawa yung dati nung madalas na nag-e-event, favorite ko yon, may kumakato. Kasi mabilis siya makatuyo ng buhok kasi hindi siya nakaka-dry ng buhok. Ayan, yung isa naman na magagawa. Lahat kasi inaayosan namin for Christmas, diba? Para sa Christmas, maayos. So, ito yung package and pakita ko sa inyo. So, ayan siya. Ito nga natin. So, ito yung package na sinend nila and meron siyang iba-ibang attachments for curling, for brushing your hair, and even for drying. Open natin. Nagsisimula na ulit na maglabasa ng mga tao, diba? Alam ko ang meron nito, nakaibigan ko si Jukes ata. Ako kasi wala talaga pa ako nito. Meron nga ba siyang ganito? Parang, alam ko. Yung kasi mahilig talaga mag-ayos ng buhok yun. Eh, ako very low maintenance sa aking buhok just dahil hair mist. Tadaan! Wow! Napakaganda ng package. Ano yung bago? Ng Dyson. Hindi naman siya sobrang bago. Hindi ko palang talaga natatry. So, ganyan siya. And inside, we have... Air... Ano pangalan? Airwrap complete. Last year ata ito nag-launch eh. For curling, blow drying. Ikaw ba? Ikaw ba yung model yan? Hindi ako, Leva. Paano ako magiging model dito? Hindi ba? Kamukha mo yan din. Wow. Wow. Pa-check up na tayo ng mata sa nanay mo. Mukhang lumabo na yung mata mo in a few days. So, ito yung pinaka... Oo. Ito yung pinaka... Nasira ko nga agad. Pwede pala eh. So, ito yung pinaka-probe. Sa yung pinaglalagyan ng mga attachments. So, ito yung itsura noong parang pinakalalagyan ng attachments. And then, we have yung different attachments. Ito yung blower. Ang cute naman ng blower na to. Apaka-cute. Oh, tapos, ilalagay mo lang siya na... Ano nga ba ito ilagay? Wala akong idea kasi first time ko pa lang siya gagamitin. Ayan. Tapos, meron siyang pang-curl pero iba-ibang size ng pang-curl. Kakaiba yung curl ito. Parang hinihigop yung buhok pa kung pa saang direction mo gusto yung curl. And yan siya. So, 1, 2, 3, and then 4 na pangkulot. And for brushing, siguro pag pinapatuyo mo, tapos alam mo yung gusto mo yung dulo, medyo nakaganon siguro. So, meron siyang 1 and then 2. Yan. Dalawang klase. Tapos, kung gusto mo naman siguro yung katulad na parang ano, pumapasok yung air dito sa loob. Tapos, ganyan yung bristles niya. Sa mga salon, yung ginagamit nila. Ito, meron pa yan. So, it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 attachments in all kasama ito. Gamitin ko na lang siya if ever, alam nyo na, lalabas tayo ulit. And may events, balitaan ko na lang kayo. But, thank you Dyson for sending this over. Anong pangahaba, diba? Take out tayo. So, naghati-hati kami. Hinati namin danggit and
Cainta pa. At Iji, kakain na din siya. Let's eat! Tapos na sila dito. Ayan, salamin na siya lahat. Ang gandang tingnan. Medyo mas naging spacious yung itsura niya. And kahit saan ako tumapat, mapagsalamin na ako, diba? But yan ang aking suot-suot for now. Uniqlo, tapos jogger and sandals. Ito lang ang bagundala pouch lang. Nagdi-diffuse lang ako ng oil dito dahil amoy masilya siya kanina. So ngayon, lumalabas kami ngayon ng compound ng condo and punta na tayo dun ulit sa training center. Last training day na nila ito and the next one, dry run na. So, titingnan natin kung ano yung progress nila. Kahapon, nakikita ko naman sa mga mukha nila, hindi nyo gano'ng makita si Jelly. Na masaya sila. Actually, nga yung nag-a-account sila sa pwesto ng barista. Na-miss kaya ako kung ako, either gusto ko barista or cashier. Yan yung mga bet ko. Feeling ko ang isa sa magiging mahirap is yung sa food. Although yung sa food naman is more on mga snacks lang, ganyan. Pero ang gagawin namin is i-rotation namin kasi mahirap na na, alam mo yun. Hindi nila alam lahat ng gagawin. Dapat lahat ay, ano, kumbaga, all around doon sa loob na ang tindahan. Alam niyo, i-share ko pa sa inyo yung mga iba-ibang struggle siguro na ma-encounter namin para sa mga magbalak mag-start ng mga maliit din na negosyo, katulad nitong sa amin, para adulting na yung dati mga videos natin. Tapos ako naman, magbabarista ako. Excited na ako, sobrang excited ako na mag-mix ng drinks, mag-serve ng mga tao. Gusto ko to. Kasi nung bata kami, tanda ko, kami dalawa ng kapatid ko sa mga kalaro namin, nagagawa kami ng gulaman, tapos binibenta namin ng kapatid ko. Pero parang 2 pesos, 3 pesos, pero sa mga kalaro lang din namin. Parang katuwaan lang siya. Tsaka si Jeloy, bet niya rin magkaroon ng, ano niya eh, ng restaurant niya. So ito, hindi naman siya restaurant na restaurant, pero at least, diba? Medyo papalapit na din doon. Sasakyan kanina, kaya kanina yung pagkalabas talaga, si Jeloy ang nagbablog at wala pa ako sa WeShow. Tignan natin yung isang ginawa nila na carbonara. Yung pizza natin, super. Oh, sarap ah. Ayan, practice, practice. Taray ni Chef. Guys, walang cook doon sa Tito Ka. Ito ay ano lang, solely for our purpose dahil hindi nakapag-brew ng tea. Tapos na kasi sila doon sa drink. So, ito, pabili lang ako ng cook. Oh! Yes! Hindi gawin ang sizes. Kasi yung dalawa nag-usap about sa pagmamanage and stuff. Ako ay small or SMG na sina kuya. Naglalagay ng Christmas tree. So, pakita namin yung progress paano gagawin. Medyo minove lang dahil may kasipipan dito. Kinontakt kasi ako ni na Mami Ikoy, kakadating nga lang pala namin dito, from Labelle. Si friend nila si Sir Dave, and si Sir Dave kasi gumawa ng Christmas tree nila. Eh kami ni Jelly, sobrang busy na talaga na wala na kaming oras para bumili ng Christmas tree, para mag-decorate pa. So may mga services kasi na ganito na sila yung magpuput up ng Christmas tree for you. And maganda rin dun, sanay na sila na maglagay, so mas maayos yung medyo pagkakadesign, diba? Ito, nagsisimula na si na kuya na mag-ano nung foundation ng Christmas tree. Yun, parang ganyan din yung sa bahay. Nakaka-excite naman. Maliban dun sa cord, di nakaka-excite yun. Comment si Jelo, ang bilis daw nino kuya magkamit. Parang... Kaya nga eh. Hindi niya kaya nandito si Sir Dave. At papalitan daw dahil maliit daw. Aba, oh my God, nahiya yung Christmas tree kay Sir Dave. Makikisabay pa kami kay Sir Dave ng sasakyan para kasya na lahat. May van sila. Christmas tree shopping bigla. Ano yan? Diba? Gusto niyo yun? Magpapalitan ng Christmas tree kahit naitayo na. Hindi makapayag si Sir Day. Gusto niya yung habog. Ganon. Ayan, dito tayo sa basement. So, tira natin kung mayroong 8 feet ni Sir Day. Mas maganda yung ganyan. Kasi parang ganyan din yung dun sa ano. May specs-specs na ganito sa dulo. Ayan, nag-focus din. Baka maaaring tayo ng pag-ibad. Oh, sobrang laki. May viewing party nga pala dito guys ng ano, ng pagkakabit ng Christmas tree. Gusto mo yung nagbubuka siya ng mga gift boxes doon sa dulo. Tapos si na kuya, ayan.
Nagkakabit sila ng fresh na, ano pong tawag ulit dyan, Sir Dave? Nobilis. Nobilis, wait lang, pakita po natin. gusto ko yung isusundot na ni Sir Dave sa akin yung pine tree. Ayan, amuyin natin. Ganito pala yung itsura niya. Ito po talaga to, yung stem? Oo. Ang galing sa itong puno ng pine tree sa Holland. Oh, Holland. So, lalagyan natin ng fresh para meron siyang amoy. May air pressure na dito. Kumamoy, sis. Wala ka maamoy. Look, shake. Wala ka maamoy lagi. Sob kita na. Sob, tanggal ka. Parang may amoy na po pala kung yan ay pasaswab. Oh, wishlist mo. Pang swab yung dulo. Pang swab yung jokes. Ganito pala yun. Ganyan pala yun. Tapos ganyan siya, oh. Ito yung pinaka-stem niya. Wow. Amazeballs. Ah, parang ano po siya hahanapin. Parang magkaroon ng ano. Damn. Ng fresh na feels. Ayos. Ayun, kinakabit siya na gano'n. Ay, okay lang po ba napakita to? Na naglalagay ng ganyan? O, oh, pak. Trade secret. Char! Pwede daw, pwede daw. Ay, ang bawang tingin. Dodi, nilagay natin sa taas. Dalawa ni Jukes. Ay, wala kang matuwa. Ay, wala kang matuwa. Pag doon kayo magiging, nakailangan mo ng time ka. Kasi pag napaaga ka. Lana. Nalibot mo na siya. Ay, alam ko na kung badlist ako sa ano pala. Hindi. Yay! Uy, dito naman yung Starbucks. Paparatingin nyo naman dito. Hanggang dun lang. Ayan na, guys. Tawid na ako dito sa kabila. Walang space dito. Ay, si Sir Jeff, alam mo may TikTok? Wala. Ito yung ano ko, eh. Kasi ano na siya naman. Gagawa na lang. Uli-uli ka dito, mother. May mga kapera dito. Oy, what you doing there? Huh? Ooh. Tatanggalin mo daw. Ang ganda. Ago, X-ray na talaga to. Dadaiso na to eh. So guys, gabing-gabi na. Anong oras na nga ba? Tingnan natin sa cellphone. It is now 2:23. Hindi na gabi, madaling araw na mga sis. And tapusan ni Sir Dave yung kanyang Christmas tree. Ang theme niyan is parang very warm and cozy, gingerbread goodness. And meron din siya mga pabak sa baba and yung reindeer. So we opted for something na green. Tapos nilagyan lang siya ng mga fresh nobilis pine. Yung may amoy na. Yung talagang pine tree sa ibang bansa. Pero cut-cut siya, like siningit dyan. Dyan. And ang balls is gold, muted gold, and silver. Tapos mayroong mga gingerbread na ganyan, may reindeer, may mga pine cones. And ang nagustuhan ko talaga dito, hindi siya yung parang regular na ganyan na shape. Yung hindi siya sobrang balanced, like may mga nagpro-protrude dyan sa mga gilid-gilid. Sobrang natural niyang tingnan. All of their handles, nandito siya sa screen. Ilalagay ni Miko para makontakt niyo sila agad-agad. And I hope to see you guys on our next video. Maraming salamat. Bye-bye.